posisyon ng Tapatan sa Aristocrat. Ligtas bang maglakbay ngayong Semana Santa, ngayong summer vacation? Mag-i-enjoy ba tayo sa ating bakasyon o maghihinagpis tayo sa airport tulad nung kaibigan nating si Flor na narito? 3 oras naghintay ng flight dahil na-delay daw. At ako naman, nung minsan, pasakay din ako ng eroplano, bagong shave ako. Pagdating ko rito, magpapaahit na naman ako sa delay ng flight. So, yan, pagkukwentuhan natin yan. Yung ba mga sasakyan natin, sasakyan dagat, mga eroplano, ano ba saklaw ng insurance niyan? Yung bang Philippine Red Cross, meron bang sufficient blood supply? God forbid, may aksidente. Merong bang dadalo? Yan. Ito ang mga pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito sa ating po namang Tapatan sa Aristocrat. Magandang umaga, Sky. Magandang umaga po sa inyo lahat. At nasa bagong hall tayo ngayon ng Aristocrat. So good morning po sa ating guests for today and sa ating mga media friends na nandito. Maganda yung topic natin ngayon. Oo. Alam mo, Sky, ito ang original natin. Oo. Kaya lang, ang isang problema, pag medyo ganito yung setup, mas marami yung upuan kaysa dun sa mga kapatid natin sa media. Ang sabi nga ni Sir Tracy kanina, pang Valentine's Day daw yung upuan kasi pang dalawahan. Oh, dalawahan. Sabi ko speed dating yun. Saka isa pa, hindi mo naman pwedeng iangat yan para ihambalo sa katabi mo dahil mabibigat. So maganda umaga po mga kaibigan. Oh, maganda yung topic natin ngayon kasi about safe travels. Kasi di ba pa dati naman nadedelay yung mga flights. Pero parang mas malala ata this Lenten season. So, at gustong-gusto ko yung pag-usapan tungkol sa insurance. Kasi pag bumibili ako ng ticket, sir, hindi ko nilalagay yung insurance. Eh. Yung 5 piso. Oo, kailangan ba yun? Isa yun, dahilan sa... Sayang, wala yung taga-LTO. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Tatanong ko rin, nagparehistro ako ng sasakyan ko, meron akong comprehensive insurance. Ipipilit pa nung nagre-rehistro na kumuha ko ng TPL sa kanilang ahente. Na ito namang premium, ito namang papel nito, kung di ako nagkakamali, nanganganak. Dahil yung isang numero doon sa insurance mo, eh 10 kayong sasakyang gagamit. Talaga? May mga ganun eh. At mukhang yung change is coming, hindi pa nakakarating sa LTO. Ewan ko sa LTFRB kung nakarating na. Oh, sige. We will talk about it. Kasama po natin si Captain Rodolfo Villajuan. Siya po ay mula sa Philippine Coast Guard. Kaya marami tayong maitatanong sa kanya. Narito rin si Ginoong Joel Bolano, mula po sa LTFRB. Hindi man ako sinagot ni Chairman Delgra sa aking text, eh dumating naman siya, kaya happy ako. We're joined by Attorney Wrylou Samodio, mula po sa Civil Aeronautics Board. Narito rin po naman si Von Ryan Ong ng Philippine Red Cross. Marami tayong pag-uusapan. So let's start the ball rolling. Sky, ladies first. Shoot the first question. Okay. Una kong tanong sa mga kasamahan natin dito, yun nga yung title natin, safe ba mag-travel ngayong Lenten season, especially sa Holy Week? Let's start with letter A. So letter A muna po, aviation, no? Sa air. Sa aking palagay naman po, safe naman. Ano? Still, ang safest mode of travel is by air. Yung mga aeroplano naman ginagamit natin ay regularly yan ay ini-inspect, minomonitor, ino-oversee ng ating isang ahensya, ano, yung Civil Aviation Authority of the Philippines, at dyan binabase yung airworthiness ng mga aeroplano. So, safe naman po. No? Pagdating naman sa convenience ng pasahero, we make sure na nabanggit nga yun sa mga delay, sa mga cancel flights, we make sure na nababawasan yung mga nadidelay na flights at mga nakakancel na flights. Pero we are still going to expect more delays ngayon. Actually, last year, konti lang po yung naging delay at saka mga cancellations kasi nga strictly minomonitor na natin sila. Naglabas na rin tayo ng mga ilang circulars to make sure na lilipad sila sa oras na kanilang inaplayan sa amin. At any given time, ilan ang aeroplano natin na naglalakbay sa Pilipinas, domestic, local, at let's say, local international flights. Routes? Yung pong aeroplano, ano naman, ang isang aeroplano pwedeng magamit yan sa maraming ruta, pero ang magabasihan natin yung number of flights, ano po,
40 flights per hour, imumultiply po yan sa 24 hours. So ganun po ang ating ano, ang regular na flights na ating ina-accommodate sa Manila pa lang yan. No? Sa ibang airports po natin, like sa Clark, sa CAAP, pwede natin pagbasihan din kung ilang movements ang nanggagaling sa Manila papunta doon sa mga airports na yon at doon sa mga airports na, sa mga flights naman talaga ng ang origin nila halimbawa ay Mactan Cebu, Clark o yung ibang CAAP airports ay mga international flights, more or less nasa ano din ho yun, nasa 40 rin per hour. Mga 40 per hour. Wow. Kung hahatiin natin into domestic and international flights, may isang Amerikanong taga-embassy, sabi niya, hindi ko maunawaan kasi eh, dahil pagka liit-liit naman ang runways natin, tatlo pa yung terminal. No? Na kung minsan, mas madalas, sauna bath. Do you have any authority about yung airports natin ngayon? Ako po ay tika Civil Aeronautics Board. May ibang ahensya po tayo na may hawak ng airports. Ano yung sa Manila po, yung Manila International Airport Authority o MIAA. Sa Clark naman, yung Clark International Airport Corporation. At yung mga airports sa labas ng Manila, yan po ay mga ay hawak ng CAAP, yung Civil Aviation Authority of the Philippines, at yung Mactan Cebu International Airport. So basically po, we have 4 airport operators in the country at sila po ang in charge sa operation sa mga airports natin, lalo sa mga terminal. Okay. Yung pong laglag bala, wala na yun? Hindi po sa amin yun. Sa OTS po yun, pero base sa mga nakakalap na yung balita, wala na po. Wala na. Kasi meron diba na nilabas si President na bawal na magtumingin sa... Pag na-check na sa first... entrance, hindi na pwedeng tingnan sa kaloob. Hindi na pwedeng buksan yung bag. Hindi na pwedeng buksan. O yun eh, kung alam lahat nung nasa airport yung utos ng presidente, eh kung meron kang security guard na ang idea no ID, no entry, magkakalunti kang kayo dyan. O may chopsticks, hindi naman alam kung ano yung hinahanap. Yung po bang ating mga sasakyan dagat ay ligtas sakyan? Sa palagay ko po naman at sa aking experience bilang station commander ang Batangas, Cebu at saka Manila, sa nakaraan po namang mga peak season, so far wala po namang na-report tayo na nagkaroon ng Iberia at malaking o major derangement ng mga barko natin habang sila ay nagalayag sa karagatan natin. At saka po, yung pong ginagawa ng Philippine Coast Guard, mandated po natin na mag-inspect po tayo before departure at hindi po natin pinapayagan din kung may excess passenger po. Let's be clear about excess passengers. Ano po ito? Pag sinabi excess passenger, according to rules and regulations, o yung excess passenger, hindi kasama ron yung mga pitik? Yung kay... Sa amin po, basta magbibil ang amin pong boarding team, bago po umalis ang isang barko, nakakaroon po ng head counting. So, kung ano po ang capacity ng isang barko, yun din po dapat ang dami ng pasahero, including the crew po yun. Okay, maganda naman. Mabuti po kung ganun. Ilan po yung ating mga sasakyan dagat na nagyayaot ngayon dito sa Pilipinas? So, sa ngayon, in my capacity, ang mabibilang ko lang dito lang sa North Harbor since wala si Commander Balilo, yung aming spokesperson ng Philippine Coast Guard. So hindi ko po masasabi yung total na mga passenger cargo vessel na nalaglayag throughout the Philippines po. Pero sa North Harbor po? So sa North Harbor, ang passenger po lang dyan ay yung Togo, yung nagbibiyahe sa Cebu, Palawan, hanggang dito sa Misan, Sambuanga. Meron din sila. Okay, mabuti po at maliwanag sa atin yun, no? Okay. Yung mga biyahe natin panlupa, paano malalaman ng isang pasahero kung yung kanyang bus na sasakyan rehistrado at may prangkisa? Alam po naman ninyo, pag pumarada yung bus sa isang terminal, sasakay at sasakay na lang yung tao, makauwi lang. Po, sa party po ng LTFRB, lalo pag mga peak season, mayroon po kami mga tao na naka-standby doon sa mga big terminals natin sa Metro Manila to make sure na yung pong mga bumabiya at pumaparada doon ay may mga prangkisa. Pero po para sa kaalaman po ng ating mga kababayan,
ang kailangan po nilang tingnan ay dapat po ito ay yellow plate. Opo, yellow plate po karamihan dito sa ating mga bases. Pag pampublika po dapat yellow plate po yon. Sa ngayon po, dahil wala naman pong mga bagong issue na yellow, at least yung mayroon po kaming sticker ng LTFRB na nakalagay po doon. Bukod po doon sa LTO sticker. Yun po ay pwedeng i-scan ng isang gadget para malaman kung totoo at hindi gawa sa Claro Recto. Yung pong sa LTO, alam ko po may mga security feature po yan. Apo. Okay. Paano po yun? Ako'y nagrehistro ng aking pribadong sasakyan. Hanggang ngayon, wala pa rin plaka. Paano yun? Kung yellow plate daw ibibigay sa'yo. Yun nga problema, yellow plate. Pero paano kung walang plaka? Opo, alam mo po sa LTO po kasi yun mukhang tinatrabaho na po ng LTO yun na maibigay po itong taon na to. Dahil yun po ay problema pong na nakuha ng mga nakaraang pang administration. Oh, it was a brilliant idea of then Transport Secretary Mar Rojas. Anyway, that's for the record. Tuloy tayo. Anong saklaw ng insurance? You know, Kaloy, this is very critical. Pagdating sa insurance, yung bang mga bus, yung bang mga barko, yung bang mga eroplano, ano yan, TPL? Actually, lahat ng sasakyan, airline and sea, lahat ng sasakyan na commercial ay mayroong insurance yan. Kung ang very common sa atin yung motor vehicle, meron siyang TPL na ang required natin ay 100,000 ba ngayon? 100,000, no? Third-party liability. Ang eroplano, meron din yung passenger liability insurance. Ang barko, meron din yung passenger liability insurance. Aside from yung tinatawag na protection indemnity or PNI ng mga barko na kailangan meron sila. At of course, meron din sila yung kani-kanilang own damage. Own damage ng sasakyan, own damage ng eroplano, own damage ng barko. Pero ang kailangan sigurong tignan, lalo dito, karamihan sa atin ay nagda-drive papunta sa north or south during Holy Week, yung kanilang mga kinukuha sasakyan or even yung private sasakyan na ginagamit nila, meron dapat silang tinatawag na excess bodily injury and excess property damage. Alam nyo, pag Thanksgiving Day at July 4th sa US, marami aksidente dyan, no? Kung kailan marami ang tao sa kalsada. Kaya ngayong Holy Week, yung mga may sariling pansasakyan, wag lang nyo intindihin yung inyong kaligtasan, kundi kaligtasan ng pasahero ninyo. Yung excess third-party liability, you can get as much as walang limit, no? Kung hari gusto mong bigyan ng sarili mo na the worst scenario that you can ever think of, pwedeng 1 million, 2 million, 3 million. Kasi, for example, may nabangga kang tao at nabuhay. Minsan, mas mahirap yung nabangga mo na nabuhay, eh. Di ba? Kasi continuous yung kanyang medication, may brain scan, may regular na bisita sa doktor, mga scan-scan, lalagpas siya ng 300,000. So kung ang cover mo lang 100,000, out of pocket ka ng 200,000 kapag may mga scan-scan yan. Kaya kailangan kumuha ka ng excess bodily injury. Yun yung in excess of the required LTO requirements of 100,000. Kaya ako, sarili ko, meron akong, kung hindi ako nagkakamali, parang 300,000 o 500,000 yung excess bodily ko. Pangalawa, yung excess property naman. Karamihan ng sasakyan sa atin dito, wala lang akong statistics, probably I can say 90% walang excess property. For example, nakabangga ka ng Mercedes-Benz. Isang pinto ng Mercedes-Benz, 50,000, pinakamababa yan. Ang insurance mo, TPA lang, that's for bodily injury. Wala kang excess property. Maaaring meron kang own damage, depende sa insurance na binili mo. Paano kung nakabangga ka ng Mercedes-Benz, BMW, Jaguar? Out of pocket ka kagad, no? Of course, kung medyo makapal ang mukha mo, pwede ka makipagdemandahan, you buy some time. Pero kung gusto mo talaga ng peace of mind, bumili ka ng excess property, the damage. Makabangga ka ng poste ng Meralco, pader, ibang sasakyan, ibang gamit, nasira mo, merong sasagot ng iyong liability. Okay. Ngayon, ganun din ang eroplano at ganun din ang barko. Okay. Meron din silang, kaya lang sa barko, for example,
may required na PNI insurance dapat yan. Ayan, chine-check dapat ng Marina and Coast Guard yan na nadudun sa barko, nakalagay certificate, PNI covered or classification, na may classification pa PNI siya. PNI simply means? Protection indemnity. And you can buy PNI up to the extent of $2 billion. $2 billion. For example, kami, when I used to work with Petron, ang aming mga VLCC ay naka-insure ng $2 billion. Why? Because pag yan nag-pollute, it's a liability. Nag-pollute ng dagat yan, nag-demanda mga iba't ibang grupo sa'yo, ubos yung, tataob yung iyong shipping company. No? Kaya meron tinatag na protection indemnity. Nangyari na yan sa Exxon Valdez. Inabot ng mahigit $2 billion ang biniyara ng Exxon Valdez, no? Doon sa kanilang kargamento. Nangyari na yan sa Doña Paz. Doña Paz, 5,000 na matay dyan, and it is the largest number of casualty at sea during peacetime. Peacetime. Uh-huh. 5,000. Yung nagdemanda dyan ng class suit, hindi ko na maalala kung ano year yung Doña Paz, no? 78 ba yan? Hindi naman. 81, 82. Uh-huh. Anyway, last year, yung nag-file ng class suit against the owner of the tanker na bumangga dun sa Doña Paz, nagkaroon ng award sa Louisiana Court para mga $270 million. No? Pero, it took many, many years bago na desisyonan. At buti na lamang, ang may-ari ng kargamento, isang malaking oil company, ang pangalan ay Chevron. Kaya nagkaroon ng suit doon, i-google ninyo yan, makikita nyo, April 2016, nagkaroon ng award yung nag-file ng class suit. Sa aeroplano naman, for example, meron din silang passenger liability insurance. And kapag ang isang pasahero ay namatay, depende sa kanyang income capability, makakakuha siya ng kanyang compensation. For example, meron kami isang engineer na namatay do sa Cebu Pacific noon. Aside do sa accident insurance namin sa opisina, nakakuha pa siya do sa insurer ng Cebu Pacific na kulang-kulang 10 million. Because kinumpute yung remaining years niya, yung annual income, inflation rate, etc., multiply ba mga 60 to 70%, yun ang nakuha niya. So, Kaloy, ibig mo sabihin, yung senior citizens na pasahero ng aeroplano, wala nang value. Actually, kukumputin nila yan, depende kung anong income capability mo. Kaya at saka iyong responsibilidad sa iyong mga pamilya. Hindi, kung katulad yan. For example, senior citizen na, pero drug lord naman. Abe, pwede pakita niya ITR niya sa Lloyds of London. Ito kinikita ko. Ito kinikita ng pagtanggi. Ito kinikita ng asawa ko, birang drug lord. Jokingly, no? Yeah. It has to, you have to prove na yung maiiwanan mo ay mawawalan dahil sa iyong pagkamatay. So, matutuwa dahil namatay ka, ganun. Malaki. Iba yata, no? Parang iba. Malaki. Sa barko, sa aeroplano, mas malaki ang compensation ng insurance kumpara do sa LTFRB na especially yung mga public transport, no? Uh-huh. Pero yung mga nasa kumpanya na mga nasa malalaking kumpanya, alam nila yan. Kaya ang limit nila kuminsan ay matataas. Katulad kami sa Petron, nung ako may hawak ng insurance doon, 1 million yung limit na yan. Kasi pag nalaman na ang bumangga sa yung executive ng Petron, di ba? Yung perwisyo mo, madyadyaryo ka, etc. ka. So, kailangan mataas yung limit ng mga executive. Ngayon, pupunta tayo sa LTFRB bago na magtuko sa Red Cross. Ano yung policy ng LTFRB pag nagbigay ka ng prangkesa sa jeep? Na yung jeep, pag nabangga ka, kakamutang ka lang ng ulo. Sasabihin, sorry boss, di naman sinasadya, humulagpos yung preno. Paano po yun? Yung pong insurance natin sa LTFRB, pagdating po doon sa third party, as required by LTO, yung sinasabi ni Sir Caloy na third party liability lang po. Ang maganda po doon sa party ng LTFRB, mayroon po kami tinatawag na passenger accident insurance. Ito po ay bukod po doon sa personal na insurance ng mga operator. At hindi po pwede sila magkaroon ng prangkisa at makapag-rehisto taon-taon nang wala po nito. Ito po ay malaking bagay. At maganda ito po, no fault, no risk po ito. Kumbaga, kay kasalanan ni naman, basta pasahero ka nung na-aksidente,
pag death, wag naman po sana, automatic may 200,000 ka kaagad. Bawat pasahero po yon. Bawat pasahero. Opo. Yun po ang maganda po ngayon sa... Accredited po ng LTFRB ito, dalawang malalaking consortium ng insurances natin sa buong Pilipinas na nagsama-sama para mas mabigyan po. Maitaguyod po ito. Ano nangyari doon sa balak na kung sasakyan ng gobyerno, yung insurance sa hawakan ng GSIS, wala na yun? Ah, ngayon naman po karamihan doon sa mga insurances ng government cars, ay alam ko GSIS po ang may hawak na insurance po. Automatic. Nagbabayad doon naman yun? Apo, nagbabayad naman po. Ah, nagbabayad. Sinisiguro ko lang. Okay. Buti. Yes, Kaloy. Kaya nga ngayon, Melo, in spite of yung mga nakikita natin na aksidente ng mga buses, nahuhulog sa skyway, ganyan, nakita niya na wala masyadong reklamo. Kasi tama yung sabi niya na binabayaran niya ng dalawang consortium na insurance companies on LFTRB vehicles. Yan po yung PAMI at saka yung SCCI. At itong mga ito, professional din naman sila. Kaya pag may mga aksidente ganyan, nagpipress release kagad yung PAMI or kung SCCI, kung covered nila yung vehicle, huwag kayong mag-alala, nasagutin namin yan kung ano yung coverage na meron sila sa amin. Kaya in that point, maganda yung move na yun na ginawa ng LTFRB recently na merong passenger liability insurance. Alright. At least maliwanag to, ha? So makakapag-relax tayo. A no-fault indemnity yan. Hindi mo kailangan... Paano yan? Hindi mo kailangan i-demanda yung driver. Nagkamaling driver, ordinary negligence, etc. Probably, normally ang insurance, ang hindi lang actually, binabayaran yung katangahan eh. O katangahan, binabayaran yan. Hindi, pero dapat... Yung ordinary negligence, binabayaran yan. Pero kapag gross negligence and gross incompetence, pwedeng idinaya ng insurance. Sasabihin lang ng insurance, di mag-file kayo ng demanda. Establish natin sa court kung there was gross negligence and there was gross incompetence. Pero kung sabihin mo, nagkamaling driver, nakalingat, nakatulog, nahulog sa bangin, binabayaran yan. Kahit na yan considered as ordinary negligence. Ganon din sa barko. Pag ang barko, pinaalis na ng Coast Guard sa puerto at yan na naglayag papunta sa kanyang destination, nagkamali ng judgment call ang kapitan, babayaran pa rin ang insurance yan. Eh, hindi naman matagpuan yung kapitan. Babayaran pa rin. Nawawala yung kapitan. Diba? I remember, may mga ilang barko yung Sulpicio, missing in action yung kapitan. Although, ang kasabihan doon, yung kapitan will have to sink with the ship. Yun yung huling aalis. Dahil yung iba, congressmen, sasama sa super majority. Pero hindi yun ang topic natin. Okay? Sa Red Cross po ba, layo ano, naipasok lang. Sa Red Cross po ba, at any given time, siguro hindi naman classified, ano? Meron ba kayong supply na dugo? Na available? Yes po. Actually po, yung Red Cross talaga, lalo na gantong season, yung lean month natin, yung mga wala ng school, yung mga trabaho, minsan nagbabakasyon din. So, yung preparation po ng Red Cross dyan is bago pa dumating yung lean season or hindi ba lean peak, month. Peak season ngayon sa bakasyon? Yes. Pero po, lean sa klase? Lean po sa klase kasi pag walang klase, wala po tayong nakukuhang supply donor. Ng dugo, donor sa mga school. So, nakakakuha lang tayo dun sa normal na bloodletting na ginagawa po natin sa opisina at saka mga munisipyo in partnership and yung pagpunta po natin doon sa iba't ibang company na nagkakaroon ng blood donation drive sa kanila dahil part yun ng corporate social responsibility nila na nagdo-donate po sila ng dugo sa Red Cross. And yun po, yung preparation na yun, para nga dito sa lean month season natin, katulad nitong Semana Santa, Holy Week, yung bakasyon po, yung holiday po natin. Grand vacation. Christmas. So, yan po yung mga lean months natin dahil nga puro party na yung iniisip. So, hindi na nagdo-donate. So, ang ginagawa po ng Red Cross, minsan nagkakaroon ng emergency blood donation. So, yung mga staff din po ng Red Cross is nagdo-donate syempre po. So, yun po, yung mga blood supply po natin all over the country, meron po tayong around 89 blood center and blood collecting unit para mag-supply po ng dugo sa mga nangangailangan po. Okay. Mr. Ong, you're trained na isang nurse, no? If I remember it right.
yung shelf life ng dugo, gaano katagal? Yes po. Conforme po kasi sa kung ganong klaseng component ng dugo. Yung sa type po, wala pong problema. Lahat ng type, pare-parehas po yan. Yung component po na tinatawag is meron tayong whole blood, which is yun po yung pag kinuha diretso sa katawan natin, lahat ng component nandun po. Meron pong PAC-RBC, puro red blood cells lang. Then meron din naman pong plasma. Kumbaga, kung pinaghiwalay po yung whole blood, may plasma, tsaka yung red blood cell. Then yung platelet po na usually alam natin ginagamit pag sa dengue. So yung the rest po is mga 30 days po yung shelf life niya o yung tagal niya sa blood bank. Then yung isa po na pinakamabilis talaga yung platelets natin, which is 5 days lang na nag-expired po siya. Kaya medyo critical yung platelets na supply po natin dahil pagkakuha tas hindi magamit, na-spoiled po siya, tinatapon po siya kasi hindi na siya pwedeng gamitin sa pasyente. So, ibig sabihin ito, anyone can donate at any time sa Red Cross offices? Yes. Ayun, pwede pala. So, Liliwanagin natin. Kami exempted kami. Ka. Hindi pala kayo. Oh, dahil kami, pag nagbigay niyan, yari yung bibigyan ng dugo. Dahil merong kami sugar problem. Pero may checking naman na gagawin, di ba? Before you donate blood, you have to undergo a series of tests. Yes. Actually po, kung sa mga criteria po natin, sa edad po, pinakabata talaga is 16 to 17, pero kailangan merong consent ng parents kasi nga bata pa. Then after 18 and above, until 60 to 65 is pwede naman po, basta regular donor din po siya. Actually po, FBR is FBR a good po, example. Yes po. Actually nung 2011 po yata, 2012, nung siya po yung naging speaker or guest natin dun sa World Blood Donors Month or day na ginagawa po ng Red Cross in celebration ng blood services, nandun po siya, talagang advocate po siya ng blood donation. And syempre po, si Ma'am Rosa din. I recall, meron kami scheduled interview eh. Bago nagsalita si ABR, sabi niya, 40 push-ups muna kayo, bata. Pag hindi nyo kinaya, come back next week. So, kayang-kaya yon. At any given time, meron tayong dugo nationwide. Yes po, especially para doon sa mga emergency natin. Kasi, yun po, mas pinibigyan natin ng priority po syempre yung mga trauma, yung mga emergency cases. Yeah, precisely. How do you transport your blood? Yes po. Ang ginagawa po ng Red Cross is usually yung mga tao po na tumatawag, nagpapareserve ng blood, then they get the blood to our blood center po or blood collecting unit. Yeah. Tapos kailangan lang po syempre inform sila kung paano i-handle yung blood or usually meron din po tayong box ng blood. Uh-huh. So ang importante lang naman po pag nagta-transport ng blood is meron po tayong yung cold chain management na tinatawag. Bawal po lumagpas ng higit 6 na oras na tina-transport yung blood. Eh kung na-delay yung flight? Ayun po yung problema. Kasi meron pong pwede nang mangyari dun sa blood kung lumagpas po siya dun sa 6 hours natin. So, okay. Dapat pagkakuha po ng blood sa blood bank, diretso po sa hospital, then yung hospital po yung magmamanage kaagad nung blood natin. Wow, maganda tong nababanggit natin. Alright, yung flight delays, ano po ang dahilan? Ano ang karaniwang nakikita ninyo dahilan sa... Some Christmases ago, sabi nung Cebu Pacific, it was a computer glitch. Pero how assured are we that such would not happen anymore? Actually, marami pong dahilan kung bakit nadidelay yung mga flights. Ano? Pwedeng sabihin natin na ang dahilan attributable to the airline, minsan naman attributable to weather condition, minsan naman attributable to the airport infrastructure itself. No? Pag sinabing attributable to the airlines, kasi sa experience ko, no, sa nagbomonitor kami ng mga airline operations, minsan talaga, nadidelay yung pag-alis ng airline sa oras na in-approve ng gobyerno. Kasi it's either yung aeroplano ay nanggaling sa malayong ruta at dadali mo sa ruta na to, so madidelay ka na. Kasi pong isang aeroplano, normally, mga 8 ruta sa isang araw ang pinaggagamitan niyan to maximize yung kanyang efficiency. Minsan naman, nagkakaroon ng problema mismo yung ground handlers ng mga airlines. Hindi ka agad nadadala dun sa tube yung aeroplano, so madidelay yung flight, madidelay yung pagsakay ng mga pasahero. Pag weather condition, halimbawa, ikaw ay pupunta sa lugar na maulan,
At minsan, zero visibility dahil sa lakas ng ulan, talaga madidelay yung flight mo. Kasi hindi naman din magte-take na risk yung piloto na sumagasa dun sa zero visibility na lugar, eh baka kung ano mangyari. Pag naman sa ano naman po, sa side ng gobyerno, tinitingnan po natin yung management ng air traffic natin, no? Minsan po kasi meron tayong mga flights na ina-accommodate dahil ito ay state flights or may mga quasi-emergency sa tinatawag dahil lilipad ang presidente o ang isang head of state na bumibisita. So, madidelay po talaga yon. Pero ano po yun? Official po yun. Okay. So, may rason. May dahilan po. May dahilan. May dahilan. Ang dahilan po, yun nga lang, pwedeng justified, pwedeng hindi. Okay. Meron kasi mga pagkakataon na yung flight mo naka-schedule ng ganito, sasabihin, nagpalit ng eroplano. Wala ka namang magagawa ron. Pero yung ba, may pakain man lamang ba yun? Yan. Mahalaga yan. Opo. Sa ating Air Passenger Bill of Rights, pag tumagal po ang delay ng 3 oras, kasalanan o hindi ng airline, talaga magpapakain sila. At magbibigay din sila ng libreng tawag kung sakali mang may pasahero na gustong tumawag dun sa sasalubong sa kanya, delayed yung flight ko. Siya rin ho ay bibigyan ng pagkakataon na mag-refund o mag-rebook dahil ayaw na niyang lumipad dun sa araw na yon. Pwede naman din siya magpa-endorse sa ibang airline na merong biyahe sa parehong ruta. So yun po yung kanya mga amenities. 3 hours, kung madedelay ng 3 hours, kailangan pakainin yung pasahero. Yes, automatic po dapat automatic yun. Kasalanan hindi ng airline. Okay. Tapos, again, pwede magpa-endorse sa ibang airline. Pag ang delay ay umabot ng 3 oras, pwede yung magpa-endorse sa ibang airline. Provided, yung airline na pagdadalahan mo will permit their accommodation. Ang ibig sabihin, kung puno yung flight niya, hindi mo siya pwedeng obligahin na magsakay ng ibang pasahero dahil hindi naman talaga niya pasahero yon. Pero pag po pwede, pwede mo siyang ipasa. At ang magbabayad nun, yung airline na nagpasa, yung endorser. Kasi I had yung last December, our flight was canceled. Kinancel nila, tapos na-overbook daw, tapos nilagay kami sa later flight, which is hindi pwede, di ba? Kasi normally, hindi pwede. Kaya lang, abnormal yung sitwasyon. Yes. Kaya naging normal yon. Ganun yun eh. Di ba? Hindi po ba? Okay. Sa barko, wala naman kami magagawa eh. Pag sumakay kami ng barko, tumirik yung barko sa gitna ng dagat, may delay. So, obligado po bang magpakain yung barko? Naging kaulugan po ng ano ng mga may-ari po ng mga shipping pag nade-delay po. Pag during meal time talagang pakakainin nila yung kanilang pasahero po. Required sila magpakain po sa mga pasahero nila. During meal time. Yes, sir. At bahala na yung kumpanya kung ano yung papakain. Ang alam ko naman dyan, may sapat na pagkain po naman sila. At least may allowance po naman nila yung mga pagkain po nila dyan. Okay. Mabuti't maliwanag dahil nakakasakay ko ng barko, ang talagang binibenta, yung mga mommy noodles na sangkaterbang asin. Na pag minamalas-malas ka, sakit sa bato, aabutin mo. May mga inter-island dyan. Sa LTFRB po, ang ganda-ganda ng bus patungong Bicol, ang tinitigilang restaurant, puro pangat. Pangatlong araw nang ininit yung ulam pero nandun pa rin sa istante. Paano yun? Actually po yung stopover kasi ng ating mga company, yung mga bus company, hindi na saklaw ng LTFRB. Subalit ina-advise po natin, lalo na yung mga magandang kumpanya na tumigil sila doon sa medyo presentable. Marami naman po mga bus company na gano'n ang ginagawa ngayon. Pero po yung talagang usual na tinitigilan nila, minsan decision po ng operator yon kung saan sila pwede tumigil. Hindi na po sa clown na LTFRB. Pero you can suggest. Yes, po. Dahilan sa, merong ilang mga bastos kasi, ito na happened years ago, may incentive po sa driver yung ano, yung hindi pagkain, libre boso sa mga babaeng nag-CCR. Ang tawag nila noong araw, Betamax. Meron sa biyaheng Bicol. Kaya sabi ko, teka muna, ano bang meron dito? At kahit bulok yung restaurant, tinitigilan. So, yun pala may arrangements, no? Opo, karamihan po doon ay arrangement nung operator tsaka yung tinitigilan nilang stopover. Yeah, pero katulad niyan, nag-i-introduce yung mga bus companies ng non-stop trips to Baguio.
yung dating 6-7 hours, 4 hours lang. I guess that should be given incentives dahil mas maganda ang travel, mas maganda kasi yung kalsada, di po ba? No? Tama po yun. At yung pong straight na biyahe po talaga nire-require na rin po namin na may comfort room sa loob. At karamihan po doon ay may pakain ng konti, may merienda. Oo, may biskuit, may tubig. Pero okay na yun dahil kung 4 na oras ka lang naman, you don't expect a laureate to be served. No? Of course, binayad mo 700, bigla kang kakain ng sangkater, ba? Tagilid yun. Okay. Yung biyahe natin sa eroplano, yung safety po ng mga pasahero, is it guaranteed as far as pagpasok sa airport ng isang pasahero hanggang sa makarating siya? Dahilan sa merong mga pagkakataon dito sa Maynila na hindi gumagamit ng tube. Pero yet you pay your terminal fee. Tapos yung aircon, kumbaga sa barrel, naka-half cock lang. Hindi naman pinuputok. Kaya minsan, nakakapag-text ka, nakakapag-Facebook update ka na, where am I? Sauna ba? Mga ganun. Actually po, may circular na inilabas yung ating mga airport operators, lalo na dun sa mga airports na may aerobridge, kung tawagin nila aerobridge or tube, no? Naggamitin yung aerobridge or tube, basta functional. Kasi hindi ho maiiwasan na minsan nasisira yung tube. Kasi ibang klase ho ang mekanismo niyan. Pero may circular ho, lalo na dito sa Manila, na gamitin lahat ng aerobridges basta functional. So kung sakali man pong halimbawa, may sa sobrang flights na hindi makakagamit sa lahat ng aerobridges, assuming lahat ng aerobridges ng oras na yun ay functional, yun po yung gagamitan naman ng shuttle bus kasi nakapark siya sa remote area. Kasi ang gusto rin naman ng mga airlines, no, makaalis sila sa oras na tama o yung inaproban ng gobyerno, kaya minsan kahit na lahat na ng aerobridges ay gamit, gusto nilang makaalis na rin on time, isasakay ka sa shuttle, pupuntahin ka doon sa remote area, sa remote parking. Yeah. Yung mga airports like Masbate, ito ba maganda na? Dahil there were times na maihilang yung kalabaw sa gitna ng runway, canceled na yung flights. Although hindi po sa amin yun, ano? Pero ang balita ko, lahat ng mga airports na nagkakaroon tayo ng problema sa hayop dahil nadadaanan minsan, na-clear na po ngayon. Yeah. Na-clear na. Kumita ko nung araw sa Reuters dun sa istorya na yung mag-asawang aso nasagasaan sa Legazpi Airport. Eh. Nasunog yung turbina nung back 111. Sabi nung PAL, paano mo na sigurong dalawang aso? Sabi ko, may ebidensya ka bang iisa aso? Eh, wala, sunog eh. So, you know, things like that do happen. We'd like to open the floor to our friends from the media who may have questions. Please introduce yourself and the entity you come from. Tracy Cabrera po sa Opinion. Sa Coast Guard po. Ito, sariling karanasan ko po ito. Kasi lalo na ngayong peak season, sa Holy Week, you know. One time, we were invited by a mayor in Marinduque to visit her town. Nung sumakay po kami sa dalahikan, yung Roro, going to Gasan, talaga na-delay po kami ng 4 to 5 hours. Kasi nga, overloaded. Ayaw pa layagin nung Coast Guard kasi nga, overloaded. Ang sabi niya, baka mga media tayo, puro mga media to eh. We were delayed 5 hours. Walang pagkain, gano'n. Ang sa akin lang po, kung ang frequency ng biyahe, gagaya nun, one time lang sa isang araw, tapos libo-libo yung sasakay, talagang may problema tayo. Paano po, di ba, Coast Guard ang magsasabi kung pwede nang umalis yan, gano'n, di ba? Totoo po yan. Naranasan ko po rin yan sa Batangas, papunta pong Rublon. Sa amin po, sa Philippine Coast Guard, hindi po namin pinapayagan po pag may excess passenger. Ito po sana ay look out na po ng shipping companies sa pag-i-issuance po ng mga ticket. Dapat doon pa lang sa pag-i-issuance, alam nila yung capacity at ilan ang, depende sa capacity, yun din ay bibigay nila po ng bibigay nilang ticket po. Sa amin po, talagang hindi po namin papayagan na mayroong excess passenger. Ang ginagawa po namin yan, tatawagan po namin ang kapitan,
at sila po ang bahalang magpababa ng pasero. Hindi po talaga papayag kami na may excess po. Sa ngayon po naman, pag, ang alok po, pag may peak season, wala pa yung marina, pinapayagan nila ng ano yung mga shipping company na magdagdag ng ano biyahe sa isang lugar, lalong-lalo na kung maraming pasero. Parang wala na yatang SPN na binibigay ang marina po doon. Basta kailangan ang servisyo ng isang shipping sa isang lugar po. May assurance po ba tayo sa Coast Guard na walang overloading? Sa tagal ko, sa ilang beses ko pong as station commander po din sa Batangas, Cebu, saka dito po sa Manila, hindi sa akin po, wala po akong naranasan na umalis sa area ko na may excess passenger po. Pero minsan, yung mga, minsan hindi rin, may iwasan kasi sir ganyan eh, yung pagkakaroon ng ilan-ilan na excess, meron din, nagkakaroon din po. Sa LTFRB po. Teka sandali, tanong ko lang. Eh paano po yun kung hindi nakamanifest yung pasahero? Sabi, girlfriend ni Kapitan. Nasa kamarote, nandun sa bridge. Yun. Nakakausuhan ngayon ng kabit eh. Diba? Pinangangalandakan nga nung ilan na may kabit sila eh. Diba? So, paano po yun? Yan po ay nangyari sa Masbate. Hindi po na-accounted lahat yung ano, yung pasahero. Kaya, nung lumubog yun, lumabis sa bila, lumabis yung pasahero na namatay sa actual bilang na nakalagay o nakasaad doon sa manifesto. So, doon po nagkaroon ng lesson learned ang mga Philippine Coast Guard na kahit yung sinasabi nyo, nasa kabina ng mga ano, pero bangka naman yun. Minsan, kasi ang dahilan po naman nun, yung maraming kargamento na ikinarga sa ilalim. Tapos, yung ang isa pa doon, kaya nag-excess, yung mga, may mga dalang cargo, yung mga, tawag dito, yung mga, hindi, yung mga... May kargamento eh. Kargamento yan. Misan, hindi nila na binibilang ng, hindi, inilalagay sa manifesto ng ano, yung may, yung mga shipping, o kaya yung mga may-ari ng mga bangka. So, doon po, nagkaroon po ng leksyon ng Philippine Coast Guard na talagang maging mahigpit na po sa pagbibilang. So, ito yung barkong tumaob na may chemical. Iba pa yun? Princess of the Stars. Yeah, Princess of the Stars, yes. Actually, may dadagdag ako. Meron kasi pag may mga barko namamatay, isa rin ang reason kung bakit sumusobra yung pasahero. May mga malulokong kababayan natin na idinadagdag yung mga nawawalang tao, mga dati nang patay, dun sa aksidente. Kasi nga, it's just a matter of yung claiming, yung minsan may, baka may, pati may patay na sa punerary, ilalagay sa dagat eh. May ganun ha? Oo, kasi nga. Pero dito, buhay pa yung gumagawa ng ganun? Marami eh. kaya nga makikita nyo, for example, sa Princess of the Stars, no? Yung tinamaan ng bagyong Frank. Ang registered passenger yata noon ay 700 if I'm not mistaken. Ang nag-claim 2,000. 2,000. Saan ang galing yung... Paano nagkasya yun? Abay, sa barko? Alam mo, hindi ko lang masubstansyahan, no? Kasi nga, siyempre, kami namang nasa insurance, yung mga... kaibigan ko nasa insurance company, siyempre hindi naman nila sinasabi yung modus operandi. Pero may mga modus operandi niyan. Kuwari ako, may puneraria doon sa Mindoro. May lumubog doon. Eh may mga patay ako walang bayad eh. Kung may details ako doon pasahero niyan, ano ba ilagay ko yung body nila doon? Magkiklaim ako. Something like that. Alam mo, dito nga sa atin, uso yung mga buhay na namamatay. Yung life insurance natin, lalo na pag... Meron yan, no? Taga-Quezon, diba? Yung isang taga-Quezon. Mga ganun. Kaya, hindi mo pa rin maiwasan na hindi mo makontrol yung pagdami nung namamatay sa isang trahedya. Kasi nga, may mga unscrupulous na mga tao na nagsasama lang ng mga pangalan dyan. In fact, this is the para naman sa ano, sa kapakanan ng mga kababayan natin, may move ang marina na magbigay ng benepisyo, ito ay
Hindi ko alam kung by memorandum circular, pwede na nilang gawin ito o dadaan pa ng Kongreso, pero may move sila last year na kailangan magbayad din ang insurance sa mga taong nag-survive. Pero ang position ng insurance company ay ganito. Yes, for as long as they are manifested. Kasi marami na nang magki-claim dyan na survivor ako eh. No? At dinidefine namin yung survive, kung sinong nag-survive at anong insidente yung nag-survive ka. Kasi may mga aksidente naman na kuwari, isang dati noon WGA na super ferry, nasunog. Pero wala namang namatay eh. Pero may mga tumalon. So may survivor. Dapat yung survivor na yon dito sa marina proposal na to, makakatanggap siya ng 50,000 by way of compensation sa hospitalization. Pero mukhang receipted. Kailangan may resibo. Ayan. Ah, ganun. Hindi lang magsasabi isang pasero, oy, nag-survive ako. 50,000. Hindi. O, nag-survive ka, pero ano nangyari sa'yo? O, ganito, ganyan-ganyan. Niligtas ako, ganyan. Hospital ako. So, 50,000. Ayan. Yung nawawalang tao sa aksidente, how does the insurance industry look at them? Normally yan, meron niyang waiting period, 7 years. Pero sa Pilipinas yun? Pero pag kinonfirm ng isang ahensya ng gobyerno na talagang nawala siya, etc., certification, ang insurance naman ay considerate dyan. Kuwari, na lumubog isang barko at napatunay na pasahero dyan ay talagang nawala. Registered passenger, manifested passenger, may mga ebidensya, picture and all that. Then ang insurance naman nagbabayad kagad. Kaya lang, may waiting period dyan kasi may mga missing eh. Eh, puro all yung ano, nag ibang bayan, nag ibang bahay. Sinabi lang niya na nandoon siya. Uh-huh. Kaya until such time that a duly constituted government agency can say, talaga namatay siya dyan, babayaran ng insurance in the yan. Case of the Malaysian Airlines na hanggang ngayon hindi natatagpuan, coming from the insurance... Binayaran industry, lahat yung mga pasahero nun. I think $200,000 yata ang isang pasahero. Ang isang pasahero? Oh, $200,000. Oh, parang ganun. Paano kung dalawa asawa? Eh, bahala na sila. 400. Subject to dispute. Ah, subject to dispute. Na kahit na dito sa mga ano natin, mga seamen natin, isa yan sa problema ng ating gobyerno. Kaya nga, ang gobyerno natin nag-iisip ng pamana kasi normal yan. Kapag may isang seaman na nirepatriate yung body sa Pilipinas, namatay, may insurance yan doon sa kanyang agency, lahat, etc. Kumisan ang claimant, dalawa, tatlo, apat na asawa. Kaya yung mga shipping agency, I know, talagang stricto yung kanilang documentation. Sino ba yung pagbibigyan mo ng sweldo? Sino ba yung beneficiary mo pag namatay ka? Kasi very common na nangyari sa atin yan. Yeah. Meron kasi mga seafarers, Puerto de los Buenos. May alam mo kong kaso na chick boy. Tapos yung original, nagreklamo. O, biglang bumait dahil nireklamo sa POEA. Hindi ka na makakasakay ng barko kung hindi mo asikasuhin yung asawa mo. Hindi kasi speaker. Go ahead. Follow up sa LTFRB. Almost every day po nagko-commute ako sa ng jeep. Galing po ako ng Caloocan. So I normally pass through Divisoria. Nagtataka po ako. Minsan, kakilala mo na yung driver eh. Pagpapunta siya sa Manila, ang biyahe niya Mabini. Pagpabalik na siya ng Divisoria, ang biyahe niya Taft Avenue. Na ini-implement po ba po yung out of line, tapos yung color room? Sino ba ang nagmamonitor po niyang ganyan? Ay, opo, mahigpit po tayo dun sa mga out of line. Pati yung cutting trip po. Opo, in fact, sa under the Joint Administrative Order ng Department of Transportation, LTO and LTFRB, yung pong out of line po, kinoconsider na namin na color room. Kaya lang nga po, dahil nga po sa kakulangan natin ng personnel, hindi po natin nababantay ng sabay-sabay. Pero ngayon po may interagency group kami na umiikot sa buong Metro Manila. Sa isang araw, mga 2 to 3 places ang pinupuntahan namin. Yung interagency group po niya ba, kasama ang local government? Opo, kasama po, local government. Bakit hindi po nahuhuli nga guys sa Divisoria, ganun? Lahat po halos ang driver nung ganun. Opo, actually, pinapuntahan po namin yun dahil may complaint din po yung tungkol doon sa mga UV Express. Isa po hindi, yung mga... Hindi yung UV Express, yes, yung PUJ po. Opo, nakita rin po namin yung PUJ na yun.
Iniikutan po ngayon yan ng mga personnel natin, including yung HPG. Kasi hindi nyo na kailangan ma-monitor mismo. Kasi makikita nyo yung body talaga ng jeep, talagang wala siyang, basta divisoria baklaran lang yan. Nakabakante yung gitna niyan. So either way, pwede siya mag-tough, pwede siya magmabini. Yung vaya niya. Yung vaya ganun yung sa, po. Sige po, titingnan po natin po yan. Thank you po. Okay. Yes, please. Good morning po. Juvie Guzman ng DWBL. Alam po natin napaka-importante po yung kahigpitan, lalo-lalo na sa karagatan ng Philippine Coast Guard. Gusto ko lang pong malaman kung gaano po katindi yung paghihigpit nyo regarding sa trim and stability po ng barko. Kasi hindi lang naman po yung bilang ng mga pasahero ang dapat importante sa atin, kundi yung mga karga po nila. Meron po ba kayong ginagawang action din dito? Karamihan po ng mga dati pong problema, yung trim and stability ng barko ay nakakalimutan po. Tama po yan. Yan pong sa stability po ng isang barko, kasama na po rin yan sa PDI na ginagawa po, yes, namin, yung pre-departure inspection, kung saan po tinitingnan po namin yung load line, yan, kung hindi pa nakalubog siya sa tubig. Opo. Ibig sabihin, pag lutang pa yung load line niya, ibig sabihin, hindi siya overloading. Opo. So yung stability po naman yan, itine-check din po namin yung clinometer niya sa taas, kasi meron po yung dapat po nasa zero siya, zero angle. Pag nag-ano siya sa kabila, nag-listen sa kabila, makikita po naman natin sa bridge yun. Ayun. Opo. Sa insurance naman po, gusto ko lang po malaman, kasi karamihan po ng mga pasero, insured po sila pag nakaakyat ng barko o paalis na. Yun po bang halimbawa po ay dahil sa biyahe, nahihilo, pagtungtong ng isang hakbang dun sa barko, palabas ng barko, yun po ba hindi na covered na insurance? Kasi may insidente po sa amin, nakasamahan po namin, na yung seafarer po, pagkababa po ng aeroplano, syempre sumakay din ng barko pa uwi, yung sinakyan po niyang barko, hindi na covered yung isang hakbang na lumabas siya ng barko. Teka, dagdagan natin yan. Opo. Isang mamamahayag, nasa Boracay, pasakay doon sa sasakyan dagat, yung palang andamyo, yung pagitan ng barko at nung pantalan, wala palang government agency na may saklaw doon. Opo, tama. Dahilan sa yung barko, pwedeng marina, pwedeng coast guard, yung pantalan, pwedeng sagot ng PPA yon. Ang problema, bumigay yung andamyo, nahulog na ospital, sagot niya. Sagot niya, mag-isa. Ang personal accident insurance or travel insurance is point to point. Point. So, magmula pag-alis mo ng bahay mo, and this goes not only for the airline, this goes yung lahat ng coverage ng personal accident insurance. Apo. Point to point, magmula bahay mo, papunta sa destination mo. Naka-define ho yun. Kaya kahit yung sinasabi nyo, for as long as covered siya. At ang insurance naman, normally, either 12 noon, 12 midnight of that day, nag-expire. Kaya yung sinasabi nyo, covered dapat yun. Opo, pero and especially kung yung personal accident na yan, may kaakibat ng mga hospitalization insurance. At hindi yan may deny ng isang insurance company dapat. Opo, pero po ang naghigpit yata yung mismo shipping company na hindi ho siya nakakuha na insurance for that. Medyo masakit nga po, buti na lang na-explain nyo sa amin. Yung po bang mga insurance company? Kulang po yung coverage nung binigay binibili nung shipping company para sa kanyang crew. Ayun. Sa totoo lang ho, on the average or even majority of the crew ng Filipino crew ay sapat ang coverage ng insurance sa kanyang buhay, sa kanyang sakit, including repatriation ng body, lahat yan. At well covered po yung ating mga, depende nila siguro kung yung employer nila o yung kanilang agency, talagang fly by night, ano ah? Ayun. Pero kung yung mga lehitimong agency, napakaganda ng insurance niya. Kaya kasabi nga ni Melo, kuminsan, marami nag-aagawan sa
sa benepisyo pag may namatay na seaman kasi malaki. Okay. Sir, isa na lang, pwede ho bang malaman kung anong company kayo kasi mukhang iiba-iba yung nangyayaring privilege na inaibibigay sa mga pasahero. Baka pwedeng makakuha ho kami ng direct information sa company ninyo mismo na nagbibigay ng tamang destination para sa kasahero. Yes, sir. Naging ko, lecturer siya sa Insurance Institute. Yeah. Siguro, itanong mo nalang sa kanya later on. Not in public, okay? Okay. 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 Awesome. Pero babalik ako ulit yung sinakomenta ninyo yan. Opo. Alam naman natin, kahit na saang bansa, iba't iba ang coverages ng binibigay ng bawat insurance. Kuminsan may mga customized coverages, kuminsan may mga standard coverages. Opo. Kaya mahalaga ngayon, ang insurance commission natin, itinataas ang kapital ng insurance companies. Kasi noong unang panon, meron ka lang 10 million, pwede ka na mag-insure ng 10 billion worth of risk. Wow. Ngayon, hindi na pwede yon. Okay. Kaya makakaasa kayo na unti-unti nag-i-improve ito. Salamat po ng marami. Pero sir, may tanong ako, yung bang pag nag-book ka ng plane ticket online, iba merong check mark doon for insurance? Anong coverage nun? Okay. Yun eh, kanya-kanyang discard yun ng insurance company para makakuha ng dagdag na insurance. Pwede kang kumuha ng 20, 30, or even 1 million. Pero yung eroplano mismo, malaki na ang makukuha mo doon pag namatay ka doon. Kasi yung eroplano mismo, may passenger insurance. So whether you get an insurance before you board or before you travel or not, if you die in a plane crash, meron ka ng malaking benepisyo makukuha doon. So you don't need to check it? Oh, hindi na kailangan. Teka muna, liwanagin ko. Kasi ang buhay ng isang tao, walang kabayaran. Kaya kung 10 yung insurance mo, tuwing bumabiyahe ka, masaya ang iyong pamilya. Lalo na pag ikaw ay namatay. Yun ang sinasabi ko. May dagdag po, sige po. Actually, yung question po na yun, marami na ho kaming na encounter ng mga reklamo kasi may mga website ng mga airlines dati, although ngayon nawala na, no, na meron nang check ka agad o tick yung ano, yung insurance na yon. Actually, optional yon, hindi yon mandatory. Tama yung sinabi ni Sir, pag bumagsak ang eroplano, wag naman sana, o nasugatan ka sa loob ng eroplano during the flight, insured ka naman na talaga nun. Yung pinapacheck sa website sa isang pasahero, dapat voluntaryo niya yon na iche-check. Hindi mandatory yun, optional yun. Dagdag na lang yun. At normally, nangyayari yan sa mga international flights. Paano po yun? May balita rin kaming mayroong mga eroplanong hindi authorized na maglakbay. Nakakapaglakbay. So kung may kulorum na jeep, may kulorum na barko, may kulorum ding eroplano. Actually, bihirang wala ho akong na-encounter na eroplano na hindi, na kumbaga, na walang rehistro o walang lisensya na nakaka-operate sa Pilipinas. Pero merong operator na nakaka-operate sa isang ruta na walang approval. Yun meron. Pero yung aeroplano, bihira. Yun ang ibig ko sabihin din. Dahil sa kung wala kang authority na maglakbay doon at may disgrasya, paano yung insurance? Actually po, kahit sabihin natin na wala siyang permit o approval na mag-operate sa ruta na yon, dahil yung eroplano niyang ginagamit ay rehistrado, may built-in insurance na, kahit sabihin natin na wala siyang approval as an operator, sasagutin pa rin niya pag may namatay o may nasugatan doon sa flight na yon. Paano yung assurance na may isang airline company, Cebu Pacific, banggitin ko na, mahuli ka ng isang minuto sa check-in, sang katerba na, sabi siya, hindi, mag-rebook ka na lang, magbabayad ka. Pagkatapos, pag sila naman na-delay ng 2 oras, wala lang. Wala lang. Paano yun? Actually, meron tayong regulasyon, ano, na pag halimbawa ang pasahero ay dumating less than 1 hour before the estimated time of departure, pwede nang hindi isakay ng airline yun. 1 hour? Kumbaga, 1 hour, nandun ka na, at least 1 hour. Pag bumaba doon, prerogative na ng airline na hindi ka pasakayin. Tinatanong mo sa amin madalas, bakit ganon? At saka bakit hindi pa naman umaalis, hindi pa kami pasakayin? Kumbaga, ang na-delay daw yung airline. Kasi meron tayong sinusunod na security processes pagdating sa boarding. At minsan ho, yung security na yan ay beyond the control of the airline. Napakahigpit ho kasi ng air transport
na kahit sabihin natin na delay na yung airline, hindi ho pwedeng basta-basta magpapasok ng isang pasahero sa loob ng eroplano. Kasi yung pagbubukas mo lang ng pinto, hihingi ka ng pagkarami-raming clearance. At yan ho ay may sinusunod tayong standard. Ngayon, kung halimbawa man, ang isang pasahero o yung airline hindi pa umaalis, hindi pa rin nakapagpapasakay sa eroplano, nasa ako baga, discretion na ng airline kung pahahabulin ka pa sa boarding area. Pero ang importante, dapat nandun ka at least 1 hour before the estimated time of departure. Yeah. Some years ago, we took a flight from Hong Kong to Manila. The original flight boarding was 6:30. Nakaboard kami alas 12:30. May pagkain, no problem. That's the good news, nakaboard kami. Pero ang sabi ng Philippine Airlines, welcome to Philippine Airlines. We will serve your dinner. Good news yon. Kaya lang, we will have to take off at 1:30 because the airport in Manila is closed. So, kinulong kami sa aeroplano bago nag-take off by 1 hour. Paano to? Dahilan sa, hindi naman namin kasalanan eh. Meron po tayong dalawang regulasyon dyan. Ano? Una, yung sa APBR o sa Air Passenger Bill of Rights, meron tayong tinatawag na terminal and tarmac delays. Pag terminal delay, sa loob ka ng terminal, nung tinatawag nating airport, quote-unquote. Pag tarmac, nasa loob ka na ng aeroplano. Sarado o hindi ang aeroplano, basta nasa loob ka ng aeroplano, that's tarmac delay. Sa regulasyon, pag ikaw ay nandoon at least 2 hours, dapat pakainin ka na. Pero, may obligasyon ang piloto na every 30 minutes, sina-update ka kung ano status ng flight mo. Ngayon, may isa pa tayong regulasyon na pag umabot ka ng 2 oras sa loob ng aeroplano, dapat pinapadeplane ka na ng piloto. And prior to the second hour, every 30 minutes, dapat ina-update ka kung bakit hindi nakakaalis yung aeroplano. For international flights, both international and domestic, pag tungtong ng 2 oras, dapat pinadideplane na kayo. Pag domestic flight, tumungtong na 3 oras, dapat totally wala ng tao sa loob ng aeroplano. Pag international flight, tumungtong ay 4 oras, dapat wala ng tao sa loob ng aeroplano. Totally deplane okay. Na. About 3 years ago, signal number 1, nasa airport na kami. Sabi, wala ng flight dahil signal number 1. We will call you, sabi ng airline company, pag matutuloy bukas. So okay, ganda. Kinabukasan, Sabado, Biyernes yung unang biyahe ko, hindi natuloy. Sabi, wala hong biyahe dahil may signal pa rin sa Legazpi. All of a sudden, at about midnight, nung maglilinggo, ang sabi sa amin, may flight ho bukas. Signal number 3 sa Manila. Would you like to take the flight? Eh, may patay ka kung pupuntahan. So I had to take the flight. Binayo kami ng binayo, pero it dawned to me na yung Cebu Pacific just wanted to get rid of their planes out of the signal number 3 area in Manila. At nag-standby muna sa Legazpi for some hours. Ano ba ang rule natin pag may bagyo? May lipad ba o walang lipad? Okay, ganito po 'yan. I-classify natin yung ano no, yung weather condition. Meron yung talagang may bagyo. So, yung sa iba talagang imposibleng lumipad. May mga weather condition na pwedeng lumipad. Ngayon, it's a recognized principle in aviation na kung halimbawa hindi yan sobrang lakas na bagyo, assuming malakas lang ang ulan sa pupuntahan mo, no? A recognized principle sa aviation na yung piloto is given the prerogative or he can exercise the prerogative na tumuloy kung ang experience niya ay kaya niya yun. Okay. Kasi minsan ho, na-encounter namin na to, papuntang Legazpi, dalawang airline, yung isa hindi tumuloy dahil masama daw yung weather. Yung isa tumuloy. So may pasahero na magsasabi, eh bakit sila tumuloy kami hindi? Ano yung duwag yung piloto namin kaysa doon sa piloto na isa? Eh hindi ho eh. Ine-exercise ho yung discretion ng piloto kung by his experience, kaya niya. Kung yung isa, by his experience, hindi niya kaya, pwede isa tumuloy. Kasi ho, kumbaga, iisipin din naman yung safety, no? Pero pag halimbawa, public knowledge, signal number 3, ang dami nag-cancel ng flight. Pero kung itutuloy mo, medyo masama ho yun. Doon ho papasok yung dapat ina-advise mabuti yung airline na hindi ka pwedeng tumuloy. Kaso yung sinasabi niyo ho kanina, totoo ho ito, no? May mga pagkakataon na pagmalakas ang bagyo sa isang lugar, yung mga eroplano nire-relocate. Kasi sobrang gaan, pag hinangin yun, pag ako saan mapunta. So, nire-relocate. Pero hindi po magandang gamiting dahilan yun
para ituloy yung flight kung talaga masama ang panahon. Yun nga medyo malupit eh, signal number 3 eh. So, kaya, pero ho, ang bagyo na iiwasan sa ere. Yun nga po, wala namang problema ron eh. Yung risk lang. Yung risk. Dahil kung natigok ako, wala tayong forum ngayon. Tuloy tayo. Yeah. Good morning. I'm Ronnie from DWED. Kay Attorney Samodio. Sir, ito experience ko to last year, October. Kasama yung mga relatives ko. Biyahe kami papuntang Cebu. Hindi ko lang alam kung naranasan to ninyo. Madalas ito nangyayari sa loob ng airport, most especially in Cebu Pacific. Bumili kami ng ticket, isang grupo kami, relatives, dahil papunta kami ng Cebu, may patay kami roon. So, out of 10, wala nakapansin doon sa ticket na inisyo sa amin. Pangalan ko pa, nagkamali. So, doon sa ticket na yon, supposed to be October 20, 2016, lahat kami aalis. So, isang ticket lang. Pagdating po sa airport, ang naging problema, isa doon nakalagay, October 20, lahat 2016, tapos yung sa akin, October 20, 2017. So, meron typographical error. Ang ticket na yon is promo. Binili lang namin ng 1,500 one way, kung back and forth is 3,000. So pagdating namin doon sa airport, ayaw akong pasakayin kasi nga 2017. Samantala, Philippine Airline, Cebu Pacific, ticketing office yung nag-issue. Babiyahe ka pa lang pala ngayong October. Oo nga, sir. Pero, siyempre, yung ticket, hindi ko naman fault yun eh. Kasi nga, doon namin binili sa kanila. Sabi ko, bakit ako hindi makakasakay? Sabi niya kasi, sir, 2017. Okay, nandoon tayo. Pero hindi ako may mali dyan. Alam mo ba kung anong sinabi sa akin? Pasensya na po, pero hindi talaga kayo makakasakay. So, ang ginawa ko, sabi ko sa mga relatives ko, mauna kayo. Hindi naman sila sasama na hindi ako kasabay. So ang ginawa, nag-inquire kami mismo doon sa pinaka-ticketing office ng Cebu Pacific sa loob ng Terminal 3. Sabi niya, wala na hong bakante para sumabay ka sa trip ngayon ng 10:30. Sabi ko, ano bang maganda? Kasi ayaw rin sumabay yung mga kasama ko na pupunta sila lang dahil galing abroad yan. Sabi niya, sir, hintayin niyo lang. So pumasok yung supervisor, may kinausap sa loob. Makakasakay daw ako, pero kinakailangan ko ng tinatawag na penalty. Yung over the counter. Yung over the counter, iba pala ang presyo ng ticket. Kung gusto mo makasakay on that day, alam mo ba kung magkano binayaran ko is 9,500. Pinagpala ka, iho. Pinagpala ka. Yun yung isa sa mga na karanasan ng mga ibang apa? Balikbayan na kadalasan, lalo na kung online, binili mo pa doon, tapos pagdating dito ka magkakaproblema kahit bayad na. Pero sa akin, yung nangyari sa akin ngayon, hanggang ngayon, hindi pa ako binabayaran ng Cebu Pacific, pero nakausap ko na yung legal counsel, binigyan ako ng settlement ngayong May pa lang kami mag-uusap. Meron na raw solusyon. Mag-uusap pa lang kayo, wala pang kasiguruhan yun. Okay. Actually, hindi lang ho kayo ang na ganyan ng kaso. No? May mga nauna ng kaso na ganyan na group booking sila o lahat sila, magkakasama sila sa isang flight tapos may isang malilihis. Okay. Normally ho, ang ginagawa namin dyan, pinapatawag namin ng Cebu Pacific o yung airline at tinatanong namin, is it possible na system nyo ang nagkamali? Ngayon, hindi naman namin dinidiscount din na ang nagkamali yung pasahero. Posible din naman yon. Ngayon, i-evaluate ho natin yon kung sino kaya ang posibleng nagkamali. Pero sa APBR ho, pag mga ganyang kaso, ang burden of proof na sa airline. Unless talagang obvious na nagkahiwa-hiwalay kasi kayo ng booking, posible naman na nagkamali yung pasahero mismo, nakaligtaan niya na baguhin yung year. Posible naman yon. Pero kung single booking lang yan, doon medyo mahirap ipaliwanag na airline kung bakit yung isa nalihis. Kasi you're using the same booking number and same booking reference. So hanggang ngayon po, yung mga kaso na yan na hinihintay pa rin namin ng paliwanag ng Cebu Pacific kasi it's possible na technical glitch yan. Okay. Ngayon po,
Pagdating naman dun sa ibang presyo, no, gusto kong i-discuss po yun, no, ibang presyo, pag malapit na yung flight, no, kumpara doon sa na-book muna ng maaga, pagpalagay natin regular, ano ito, regular fare to, no, hindi to promo. Tinatanong kasi bakit pag 1 month before the flight, bumili ka ng ticket napakamura. Pag malapit na a day before, 2 days before, bakit, ano na, tag ito, bakit mahal na? Alam nyo, masakit man sabihin, it's an industry practice dahil unang-una, negosyo ho yung airline. Pangalawa, kaya ho, ina-advise din namin na bumili kayo ng ticket mas maaga ka sa flight nyo. Kasi ho, ang totoo ho niyan, under a revenue management system ng isang airline, iba-ibang fare buckets yan eh. Iba-ibang classification ng fare yan. Pag ikaw ay nag-book a month before, hindi pa sigurado ng airline kung magkakaroon siya ng pasahero doon sa flight na ibubook mo. Kaya, pwede siya magbenta ng napakamura dahil ayaw naman niya na lumipad doon sa date na yon na wala siyang pasahero. Pero pag tumagal-tagal na, papalapit na yung date na yon, alam na niya kung ilan na ililipad niyang pasahero. Kasi habang tumatagal, habang lumilipas yung araw, nalakikita na niya kung meron nagbubook. Kaya nagiging mahal. Kaya nga minsan, ang palaging katwiran nila, airline seat is a perishable item. Kasi once na nailipad mo at walang nakasakay, hindi mo na pinakinabangan yung upuan. So talaga pong kahit hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa mga airlines ng Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa, sa ibang airlines, practice po yun. Kasi logical naman po yun as a business practice. And at the same time, binibigyan din po kasi natin ang pagkakataon ng mga airlines na magkaroon ng ROI. Dahil unang-una, it's a multi-billion dollar industry. Mahirap po malugi kasi ho, pag bumagsak ang isang airline, sigurado ito 100%. Sisisihin ng publiko ang gobyerno kasi pinabayaan mo yung industriya. So, wala, yun po yung mechanics. Wala bang standard fare para sa lahat ng airlines, especially for domestic air? Magandang question po yan. Pag ginamit po natin ang standard fare formula, hindi ho kayo makaka-afford ng pamasahe. Kasi ho, mas mahal ho ang official computation kesa sa ino-offer ng mga airlines. Dahil ang ino-offer ng mga pamasahe ng mga airlines, discretionary. Kung gusto nila magbenta ng mababa, walang pipigil sa kanila. Pero pag ginamit ho natin standard formula, sigurado ko sa inyo, walang makaka-afford. Kalimbawa ko, masalimbawa, Manila ka lang to Legazpi. May distance ano yun, computation. It's possible na you will pay 35,000 back and forth. Kaya pasalamat ho tayo na uso yung promo system. Kasi okay. Pag sinunod natin standard formula, luxury ho ulit ang air travel. Kasi may man nagtatanong dyan, bakit daw sa LTFRB may standard fare? Bakit sa aeroplano walang standard fare? Iba yun. Pero ito, experience, binanggit nyo rin yung Philippine Airlines, yung Cebu Pacific. I took a flight to Kota Kinabalu with the meals kasama sa package. Sinerve yung pagkain, tapos merong napakatamis na inumin. Sabi ko, pwede mo bang palitan ito ng tubig? Matitigok ako, diabetic ako eh. Ay, hindi ko pwede. Bibili ho kayo, number one. Number two, sige, okay. Bibili. Pangalawa, pwede makahin niyo ng asin sa kapaminta dahil walang lasa itong pagkain. Ay, wala ho kaming ganun. Sige lang, pagkakain. Pwede makahin niyo ng toothpick. Ay, wala ho kaming ganun. Parang naisip ko tuloy, kailan kayo magsasarado to? Dahil nag-offer ka ng pagkain, wala naman. Ay, malala pa sa pagkain ng ospital yung nakain ko sa aeroplano eh. Correct. Ay, mahirap yun. Okay. Historically, prior to 2016, alam nyo, ang tubig sa aeroplano, libre. Tapos nung nauso yung low-cost model ng mga low-cost carriers, doon nag-umpisa na magbenta ng tubig. Pardon my words, ano, pero sa pag-low-cost kasi kada utot mo may bayad eh. Okay. Ginaya kasi nila yung model sa ibang bansa na kumbaga, yung mga normally built-in services dati, noong panahon, inilabas na nila. Kumbaga, sinabi nila, ito lahat nung pinagkakagastos namin dati, pero hiwalay na namin pababayaran sa inyo ngayon. Sabi nila, titipid sila. Ngayon, noong 2016 po, naglabas kami ng circular na hindi na po pwedeng pabayaran ang tubig unless, no? Unless ang gusto mo ay yung ibang klase ng tubig, special, sa pasahero. So, ang isang airline ay obligado na magbigay ng at least 2 cups or 2 glasses of water. At least.
Ngayon, ang tanong nga lang minsan, saan kinukuha yung tubig? Pero dapat, kinukuha sa malinis. Ngayon, kung halimbawa, ang bibili mo ay yung tubig na blood, no? O kaya yung mga sparkled water, may bayad ho yun. Pero yung regular na tubig, kahit ilan ho ang hingin nyo, libre po dapat yun. Okay, bago natin bigyan ng daan si Tess, wala ba regulasyon ang gobyerno? Early morning flight ka, bigla kang magpapakontest sa eroplano. Itutulog mo, mabubwisit ka. You know, I find it weird, you know? Wala hong regulasyon na nagbabawal at nag-aalaw nun. Pero alam nyo, minsan na ginagamit na lang yung ganun to entice passengers, to attract passengers na pag ganito yung ginagawa namin sa flight, nagbibigay kami ng ganito, may mga pagkakataon na yon ay add-on sa pasahero, na-attract mo pasahero, pero hindi naman din siguro natin na kailangan ipagbawal, kaya walang pagbabawal, hindi naman, wala din regulasyon nagsasabi na pwede. Pero pwede, wala naman pong masama. Nalulungkot ako pag walang ganong pakonte sa umaga. Bakit? Kasi pa dati ako nananalo eh. Ah, ganun? Oo. Melo, ano naman pinapanalunan mo? Melo, hindi ka na millennial. Hindi. Ang ibig ko sabihin kasi, hindi ba lima na lang kung gift certificate ng palyong ipamimigay, eh produkto rin na Cebu Pacific eh. Joke lang. Okay, si Tess Ramiro po ng Catholic Media Network and Bloggers Association of the Philippines. Tanong ko po lang, at ito'y clarification, dahil medyo bitin kanina yung sinimula ni Melo, this is addressed to Mr. Joel. Yung bang, pagka nagpa-register ka ng sasakyan, dapat meron ng TPL? Or is it, why are you being forced to pay an TPL when you could have gotten already a comprehensive insurance? And I will ask also, in relation to that, si Mr. Yturzaeta, kasi yung diba, Sir Caloy, I was wondering, hindi ba okay na lang na kapag may sasakyan ka and you don't feel like getting TPL, okay na yung comprehensive insurance? Bakit kailangan magkaroon ng kompetensya between LTFRB, LTO, and insurance companies? Hindi ba pwedeng magsakop na lang one or the other? Kasi sabi nyo nga, once nakapag-insure ka, supposedly, yung sasakyan may kasama ng personal accident liability insurance, something. That's my first question. The second question is, what about the rights of the unborn? Ibig sabihin, kung ang pregnant woman, kasama dun sa pasahero insurance, will she be paid, will her child, and yet unborn, will be paid the same amount of insurance na katulad din ng sa nanay? And what if triplets, ano? Exactly. That's my point. The rights of the unborn. Alam mo, magandang tanong yun. Kahit ako hindi ko alam kung kasama sa insurance yan. But as far as LTFRB is concerned, yung TPL po kasi is a requirement under the law by LTO. Yung pong passenger accident is a requirement of LTFRB under memorandum circulars. So, kung sabi nga natin, bakit hindi na lang pag-isahin, actually, hindi namin ma-settle kay LTO because nakalagay sa batas eh. Sa amin naman, kaya namin pinopose yung passenger kasi napapansin namin, lahat ng public utility, nakadependent lang sila doon sa TPL, eh wala hong insurance yung passenger, especially pag PUJ. Hindi, they cannot afford to pay 16 to 20,000 for comprehensive. So ito, minimal pa ang binabayaran ng mga operator dito, imagine mo, you are paying 1,300, then pag may namatay doon sa passenger mo, you are getting 200,000. So, with that, siguro, kailangan tingnan din po sa insurance commission to, and siguro sa LTO, ma'am. Actually, yung inyong tanong doon sa buntis, magandang issue yan. So, I'll take that up with the Philippine Insurance and Reinsurance Association, na membro din po ako ng isang subcommittee. Siguro, kung ako tatanungin based on my underwriting knowledge, baka pwede, no? Depende kung ano yung ipipresenta na dokumento na isang pasahero na buntis. So, titingnan po namin yan. Ngayon, yung nabanggit na kanina, eh, tama ho yun. Maganda yung move nila na may passenger insurance. At yung sinasabi naman ninyo na
yung kanina na sa akin na bakit hindi sapat yung on damage. Gusto kong linawin, yung third party liability is a requirement of law. Yung comprehensive insurance, yung po optional. Ang sinabi ko kanina, in addition to the TPL required by law, pwede niyong dagdagan ho yun ng 200, 300, 400, 1 million. Kasi depende yun sa maa-aksidente nyo na wala naman nakakaalam. Sabi ko nga sa inyo, pag ang iyong nasagasaang tao ay nabuhay at kailangan ng prolonged medical attention and operation and scanning, hihigit sa 100,000 yung magiging out-of-pocket ninyong expenses. Kaya ako ho, I think 300 or 400,000 yung aking TPL. Bumili ho ako ng excess bodily injury. Now, yung comprehensive, own damage ho yun sa sasakyan ninyo. Wari, nagpa-parking kayo, nabangga kayo, pare-repair ng insurance yun. For example, na-overshoot ninyo yung isang kalsada, nabangga kayo, wala kayong na-damage na property, own damage yun. Ngayon, o kaya yung sinasabi natin, acts of God, na anod ng bagyo, ng baha, na bagsakan ng puno, own damage yun. Yung sinasabi kong excess property damage, nabibili yun. At sabi nga ng ating kasama sa LTFRB, mura lang ho yung premium. Siguro sa kung ang TPL ngayon ay pumapalo ng 600, 700, itaas mo ng kahalahating milyon yon, baka mga 2,000, wala pang 2,000 yung premium mo. Yun ho yung premium ng third party, excess third party liability. At yun namang excess property damage, pag ikaw ang may kasalanan at bumangga ka ng sira ka ng isang property, yun naman ang mananagot sa iyo. Kaya hindi ho covered yun ng own damage or comprehensive. Follow-up lang po. In that case, if for instance you already have a TPL, tapos after 6 months mo palang naisip na kailangan mo ng excess property damage insurance, pwede pa kayong kumuha? Pwede ho. Short-term period naman yun eh. Pwedeng 1 year, 6 months, may tatanggap na insurance company nun. Pero lagi nilang gusto 1 year. O nga ho. Pero does that mean, let's say, can that 1 year go over beyond the registration of a particular vehicle? Oo. Ang mahalaga naman, pag ikaw ay nagrehistro, iba yung requirement ng LTO yes. sa inyo. Yes. Pero walang magbabawal sa iyo na kukuha ka ng TPL na 2 years. Correct. Walang magbabawal sa inyo. But does that mean, you also, being a lecturer of the Institute, Insurance Institute, would you be able to recommend credible and accredited insurance company na pwedeng pagkatiwalaan? Okay. Later na yun. Later na. Ganito yan. Presumably, kahit na naman sino sa atin sa gobyerno dito, if you are given as a license of the Insurance Commission, allowed ka mag-transact ng insurance sa buong Pilipinas. Presumably, kasi may lisensya ka. Kaya ang ginagawa ngayon natin, actually, nung 5 years ago, there were 100 plus insurance company non-life. Because tinaas yung capitalization unti-unti, ngayon, kailangan mga 600 million na, by 2020, mga 1.3 billion na. Ibig sabihin, nawawala, nawi-weed out na yung mga mahihinang insurance companies at lumalaki na yung kapit. Ngayon ho, pumapalo na tayo parang mga 70 insurance company na lang out of 105 noong ilang taon nakakaraan. Kaya, alam nyo kasi third world tayo, anything goes sa atin. At if it is not legislated by the government, no one follows, no one obeys, no one complies. Okay. Hinihintay natin na merong legislation. Ayan. Okay. As yung sinasabi kanina rin pala, babanggitin ko sa inyo, sa airline, alam nyo, wag natin i-discount din yung tinatawag na customer service. Ang mga airlines, may kanya-kanyang customer service level. At dito, nagkakaroon ng distinction ng isang produkto, isang kumpanya. Doon na lang tayo sa ganito kasi ang ganda na service nila. Yan ho ang isa sa mga magandang pag-usapan natin later on, customer service. Dahil because of the Asian integration, ang tatayo lamang ng mga kumpanya ay yung may mataas ang service level. Okay. Yung nag-ooperate professionally and excellently.
All right. Yan naman ang kagandahan ng bunga daw. Pag-uusapan natin ASEAN, ASEAN integration, ASEAN integration. Sabagay din sa Pilipinas, pipilahin ka ng bangko ng mga dalawang oras. Pag na-jingle ka, sabi siya, pumalik ka sa mall. Wala ba kayong CR dito? Bawal sa customer yan, sabi ng gwardiya. Pag ang isang tao makailangan ng dugo, magkano babayaran sa Red Cross? Yes po. Yung tungkol po dyan sa pagbabayad sa dugo, actually, yung dugo po ay libre dahil donated po siya ng mga volunteers natin. Kagaya ng kung sa school po galing, sa CRS nga na... yung Armed Forces, mga, di ba pa? Kung saan man po nang galing yung dugo. Ang meron pong nag-incur na expenses doon, yung pag-test po ng dugo. And I'm sure po, wala pong papayag na masalinan ng dugo or salinan yung relative nila ng dugo na hindi natetest. Okay. So yung pag-test po sa dugo, yun po yung merong nagkakaroon ng bayad. And yun po, yung bayad po doon talaga kasi yung bag pa lang mismo po, mahal na po siya kasi... Kaya lang ka naman plastic ang paglagyan po, mo niyan. Di ba umubra? No? Plastic labo po yung laging yan. Mura talaga. Pero yung special po natin na mga bag, tsaka yung pag-test po kasi... Magkano? Yun po, nag-iiba-iba po siya doon sa component klase pa rin. Klase ng dugo? Hindi po sa klase. Yung component. Kumbaga parang kape po sa atin. Ang dugo po kasi may apat na component. Yung red blood cell, white blood cells, platelet, tas yung plasma. So parang kape, gatas, tubig, asukal. So kung ano po yung kailangan ng pasyente, yun lang din po yung binibigay ng mga doktor. So kagaya nung kanina po, whole blood, buo po. Ibig sabihin buong kape, may gatas, asukal, tubig. Pero pag yung component po, dugo lang na pula yung kailangan, syempre mas mababa po yung maging cure na, ano, na expenses. Okay. Isang tanong na diretso. Kung talagang WW yung tao, pwede bang utang? Hindi po. May mga programa po si Red Cross, katulad po nung Blood Samaritan Program, na pag pumasok po sila dun sa Blood Samaritan Program, libre po or may percentage po na natatapyas doon sa ating bayad dun sa pag-proseso, sa pag-test. For example po, yung Red Cross po, yung mga opisina ng Red Cross, humahanap po yan ng mga partners company na magbibigay ng certain amount para mag-cover po dun sa walang-wala po talaga. Very well. Thank you. Hawakan namin yung sinabi mo, ha? Yes, please. Pat Santos po sa Daily Tribune, sir. Para sa LTFRB tsaka Coast Guard. Unahin ko yung Coast Guard, sir. Curious lang ako dun sa Delpan. Yung mga kahoy pa na barko, is it? Ano pa po ba yun? Okay pa rin ba po sa panahon natin ngayon? Ayong mga sa... Mga batil, sir. Batil? Oo. So, ang alam ko dyan, may move na po ang marina. Ewan ko lang kung may certain period po para ma... Phase out? Opo. Gawin itong metal. Hindi ko... Sa ngayon, hindi ko masigurado kung ilang taon ang ibinigay sa kanila yung grace period para maging steel na yung kanilang hal. Kasi minsan na-experience yung bumiyahe doon eh. Alam natin mababa yung rate noon. Talagang para sa mga hihirap na malayo, parplang, malaking bagay ho yun. Kaya lang ako, yung ano nga ho eh, yung safety ng barko na yun, ang inaano ko lang ho. Kasi minsan sumakay ako doon, sa gitna, papuntang ano, Mindoro, yun noon. Oh, may Palawang pangayan. Yung sa Taytay. Pagpasok ko doon sa pinakamauga yung after Batangas, broad daylight ho, nagtanggal ng mga drum, pinasot kami ng ano. Wala akong bagyo ha. Nasa lubong lang namin yung malalaking, amihan ba yun o, yung sa lubong doon. Sa Kalabiti somewhere. Kalabiti, malakas po. Mukhang maugaya tayong dagat na yun. Nagtaka ako bakit nagtatanggal na, tsaka panic na lahat yung mga tripulante. Yung pala yung area na yun, unpredictable yung lugar na yun. Magsasalubong daw. Tama po, sa Kalabiti. Marami na daw lumubog doon na batil, kaya nawala yung anto ko, yung hilo ko. Tumulong ako. Anyway, ang inaano ko, relevant pa ba sa panahon na yun o nagagarantya ba ng Coast Guard yung safety pa rin ng mga noon? Pagdating po sa safety, nandiyan po rin po ang trabaho, ang mandate po ng Philippine Coast Guard. Pares din po sa mga ano, vessel na mga steel vessel po, made of steel. Ganun din po 'yon. Pero sa observation ko, napaka-experienced ng mga tao doon. Kilala nila yung lugar, yung mas magagaling pa yata dito sa mga Sulpicio, yung mga hindi yata
tapos ng pag-aaral yun, pero mga kapitan, kung tawa, pero ang gagaling nila, by experience. Yung second dose, sir, yung LTFRB, ito yung holy season rush. Marami yung observasyon nung past, ano, maraming gustong humabol na driver ng bus na gustong mag-arimuhan, konting pahinga, batak ng bato, medyo diretso, pero ang utak, medyo pag sa kalagitnaan na biglang nagpapanik yung human error dahil lang sa high. Okay. Meron ba tayong random test ulit ngayon? Bawat umalis sila, tignan nga natin kung may karga. Oo, kung may ano. Ang totoo po niyan, yung pong mandate doon sa batas po natin ay nakaatang po sa LTO. Pero yung mga nakaraang pong mga taon, closely coordinated po kami with LTO. Ito pong taon na to, iniintay lang po namin yung ano ni LTO kasi sila po yung may mandato para doon sa drug testing. Pero nag-initiate po si LTFRB mga past two years. In coordination pa rin with DOH and LTO. So hopefully itong taon makagawa po ulit tayo before mag-start. Apo. Kung susundin po natin yung doktrina ni Pangulong Duterte na yung zombies hindi dapat nabubuhay, yun ho bang mga tsuper na matatagpo ang may droga sa katawan, hindi ba marapat lang natanggalan na ng lisensya? Doon po kasi sa batas na nilabas ng tungkol po dyan, pagka po nag-positive sa random, mayroon pa po tinatawag na confirmatory po yun. Doon lang po natin siya pwedeng kasuhan pagka nagkaroon ng confirmatory or ilagay po sa rehabilitation. Okay, dahil sabi ni Presidente kasi papakainin mo pa yan. Kaya hindi na dapat nabubuhay yan. At sabi ngayon, niya. At sa ngayon, tingin ko naman po sa programa ng ating Presidente, palagay ko mawawala na po yan sa mga driver. Alin po mawawala? Yung chuper. Yung chuper. Yung chuper mawawala. Oo, yung droga. Alright. Mga kaibigan, alas 11 pasado na. Hindi na po namin kaya magpatanghalian sa inyo. I'd like to get the messages ng ating mga panauhin on what the general public could expect from your respective agencies during this summer vacation, this Holy Week. Let's start with the Red Cross, please. Yes, po. So, thank you po muna sa opportunity na makasama po dito. And yun po, with the Red Cross, with the leadership ng PRC, with our Chairman Gordon and the rest of the executive, we are making sure na yung mga nagta-travel po natin na mga kasama po ay meron pong makakasamang Red Cross din po sa mga biyahe na pwede nilang puntahan, katulad po ng mga partnership po natin sa mga simbahan, sa mga terminal, sa mga ports po, and especially dun sa mga kagaya na banggit kayo na yung South and North expressway po natin, may mga partnership po tayo sa mga gasoline station kung saan po tayo nagbo-boot para kung saan man abutin po na may illness or injury, may Red Cross po na nakaantabay sa kanila. And syempre po yung mga ambulance po natin naka-standby yan, mga first aider, mga EMTs po natin na ready magbigay ng serbisyo. And doon naman po sa kung hindi mo makita yung Red Cross or kailangan lang po ng information tungkol sa pagbibigay ng first aid, meron po kami yung first aid app. Kung madadownload po nila yun, malaking tulong para mabigyan po sila ng kaunting kaalaman tungkol sa pagbibigay ng first aid. Free naman po siya i-download. Ang pangalan po niya is First Aid PH. So yun po ay unang first aid app dito sa Pilipinas. So kung mag-view po kayo sa Google Play or sa Apple Store, meron pong marami pero hindi po yun gawa sa Pilipinas. So yung First Aid PH po yung atin. And kung madadownload nyo po, may video po doon na dinademo kung paano mag-treat ng burn, ng fracture, pag nahilo, mga ganun po. And yun nga, meron po siyang caption, may video na pwedeng panoorin para matutunan kung paano ang tamang pag-first aid po. Very good. Thank you very much. Kaloy, paano malalaman ng tao yung siguro ng mga sasakyan na talagang ayos? Unang-una, the responsibility lies in the person, the owner of the vehicle, to make sure that naka-insure yung kanyang mga sasakyan na gagamit niya.
And I'm not only talking about public utility vehicles, but lahat ng individual ay dapat maging responsible. Alalahanin natin na ang insurance is only a second line of defense. At ang unang line of defense ay yung sinasabi natin, prevention or preparation. Kaya lahat ngayon ng mga tao na gustong bumiyahe, air, land, and sea, kailangan ihanda nila ang mga sarili nila sa mga possible eventuality. At make sure na sila ay merong karampatang o appropriate insurance sa kanilang mga biyahe. At ang mga tao ay pumunta doon sa mga sinasabi ng website ng gobyerno, ano yung number na dapat tawagan, sa NLEX, SLEX, TPLEX, mahalaga yung number dyan. Kapag ikaw na-stall, na-aksidente, makatawag ka kagad. Kaya kapag may nangyari aksidente, mayroon kang CPR, na alam mo yan. Karamihan ngayon bumabiyahe, pamilya, mga magkakaibigan, meron dapat nakakaalam ng mga bagay na dapat gawin. At yung insurance naman, magre-responde yan sa huli na. Kaya there is no amount of insurance that can really cover everything, but the most important thing is your own risk management or prevention. Thank you. Pinagbabawal yung lighters at iba pa sa aeroplano. May mga restrictions, hindi pwede magdala ng labaha. Paano yung pasaherong may putok? Hindi naman yung pinagbabawal ang body odor. Hindi, pero you know, delikado yun. Pag tumataas yung aeroplano, may pressure, tapos may katabi kang may putok. Hindi ba? Threat to national security. Bawal naman mag-leggings ngayon. Hindi, sa atin hindi bawal. Sa ibang bansa yata pinagbawal. sa iba, bawal, pero sa atin hindi naman. Normally po, ang ina-advise namin na pag ganitong peak season, mahal na araw o kaya Pasko, unang-una dapat kung kayo ay may domestic flight, agahan yung punta sa airport at least 2 hours before your estimated time of departure. Bakit at least 2 hours? Para kung magkaroon kayo ng aberya, sapat pa yung oras nyo at panahon nyo para remedyohan yung aberya. Kesa yung nandun kayo nagmamadali, magkaroon ng aberya, hindi kayo makakasakay ng flight nyo. Pag international flight, at least 3 hours nandun na kayo sa airport. Kung kayo ay nag-web check-in, ganun pa rin ang i-advise namin sa inyo. Kasi sa totoo lang, ang bag drop ay mahaba din ang pila. May mga mauuna sa inyo na andalang bagahe, 5, 7. Sa dami nun, tatagal lang pagda-drop nyo ng mga bagahe ninyo. At kung sakaling may aberya, no, pwede kayong pumunta doon sa aming mga desk, yung CAAP desk or Passenger Rights Assistance Desk, na meron sa lahat ng halos lahat ng airport sa Pilipinas. Sa Miaa or sa Naiya, 4 terminals meron. Sa labas ng Manila, meron din po. Makikita niyo yung malaking signage doon na CAAP Passenger Assistance Desk. At meron ho kaming mga hotlines na pwedeng tawagan 24 hours, yung 16566 at 234-3430. At sana ho, kahit walang aberya, magbasa ng Air Passenger Bill of Rights sa mga pasahero. Ang hirap po sa ating mga Pilipino pag lang nagkakaroon ng problema at saka interesado dun sa APBR. Pero sana, bago bumiyahe, may summary naman ho nun sa website namin. Opo. Sa mga ano, pasahin po. Karaniwan nakikita ko sa airport, pag check-in galing sa abroad, yung may connecting flights, nagkakaproblema sa baggage. Dahil hindi maliwanag dun sa pasahero na dito sa Pilipinas, yung pinabook niya ay budget fare at dapat walang baggage. What would you advise itong mga kababayan natin who come from abroad, lasing pa o hilo pa sa biyahe, pagdating dito, hindi maisasakay yung kargamento? Okay. Unang-una po, bago bumili ng ticket, alamin ko ano yung mga restrictions ng ticket. If it's a promotional ticket, definitely maraming fences yan, maraming restriction yan. Hanapin nyo, kung talagang gusto nyo magdala ng maraming gamit, hanapin nyo kung yung binili nyong promo ticket ay may free baggage allowance. At kung may bayad man, magkano yung bayad? Kung regular ticket siya, normally, meron niyang free baggage allowance ranging from 15 kilograms to 20 kilograms domestic, 20 kilograms to 30 kilograms pag international. Pero ang importante doon, alamin nyo pag bumili kayo ng ticket kung ano yung mga terms and conditions ng ticket. Mahirap po kasi mag-assume. Dahil noong unang panahon, automatic, pag sumakay ka ng Philippine Airlines, meron kang free baggage allowance. Pero dahil iba-iba na ngayon ang business model ng mga airlines, at kumbaga, kasama sa ticket, yung pribilehiyo na ikaw ay
makasakay ng walang free baggage sa allowance, normally may ganun. May mga fences, may mga restrictions. Yun po ang unang dapat alamin, huwag tayong mag-assume, huwag tayong magbakasakali na meron. Yeah, sabi kasi, karaniwa ko narinig, eh doon sa sinakyan ko galing sa London, eh pinayagan ako ng ganitong baggage. Tapos dito hindi pwede. Yun, okay. Sa LTFRB po, ano ang aasahan? Ano ang inyong gagawin? Salamat po. Sa ngalan po ng LTFRB, para po doon sa ating mga manlalakbay o mananakay sa darating pong Holy Week, ang advice po ng LTFRB ay sumakay po kayo doon sa tamang sakayan, ibig sabihin sa mga terminals, para po nakakasiguro tayo na yung po mga bus na ating sasakyan ay sigurado pong may prangkisa. Huwag po tayong pumayag na may hahatak sa atin sa terminal at dadalhin tayo sa gilid-gilid para isakay po tayo sa isang bus o sa isang vans. Sigurado po yun, kolorum po yun. At ang mabigat po doon, wala pong insurance yun. Apo. At kung may mga reklamo po tayo at may mga problema, may mga tao po kami sa mga terminals, mayroon po kaming mga nakalagay na hotline din po. Ang hotline po ng LTFRB ay 1342. At kala ko 1344. 342 po. At may mga tao po kami doon na nag-i-inspect bago umalis po yung mga buses para po safe po. So, hindi na po pwede sumakay si Vice President Robredo doon sa Chiel, sa may Magallanes. Dahil dapat sa terminal na mismo. Terminal para sigurado. At in addition to that, para po doon sa mga nagwo-worry na baka hindi po sila makasakay, kasalukuyan pong pinoproseso namin yung additional 1,153 units special permits going north and south para po ma-augment yung pagdagsa po ng ating mga kababayan para sa mahaba pong bakasyon. Salamat po. Maraming salamat po. Sa Philippine Coast Guard po naman, anong aasahan ng taong bayan sa inyo? Katunayan po sa darating na mahal na araw, 5 days before the yung sa Lunes Santo po, magkakaroon na po tayo ng PAC, yung pong as usual po, Passenger Assistance Center po, kung saan po meron tayo doong mga elements na nanggagaling sa PPA, Marina, sa Maritime Police, at may naka-standby po tayo doong medical personnel kung sakali magkaroon ng sa pasero ng mga injury o anuman. So, meron po tayo naka-standby na medical personnel po doon. Pagdating po naman sa Maritime Security, tumutulong po tayo sa PPA, lalo na po dito sa MNHPI, sa pagbibigay po ng libreng canine dogs po, yung service ng canine dog natin para po makatulong sa every major passenger terminal ng buo pong Pilipinas. May aso na po? Matagal na po kaming may canine dogs po. At hinaher po yan, even sa dito sa PNR, nagpo-provide po din kami dyan ng libreng assistance para tumulong po sa canine dogs po nila. Every terminal po, meron po kami. Salamat po. Yung kasing security guard pwede suhulan, yung aso hindi. Okay. So, mga kaibigan, we'd like to thank you for taking time out to be with us. Special mention to Zian Ambrosio of ABS. Next week, medyo Lunes Santo na, we will talk about a lighter issue. And this issue would be child pornography, child trafficking. Medyo light yon dahil para sa isang assistant secretary ng DSWD, it's a laughing matter. But we'd like to find out whether it is really a laughing matter on how serious is it in the Philippines. So we'd like to thank our guests who took time out to be with us. It's a pleasure. Sky? Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana makaulit po kami dito sa Tapatan sa Aristocrat. Let this be the first of a series of appearances. Thank you very much. Have a nice day.